Magandang gabi po mga brother and sister. Kay Brother Mike, taka kay Sister Belen. Nagpapasalamat lang ako sa mga biyayang binigay nila sa aming pamilya. Ang number one, ang mister ko. Ilang beses na siyang inatake at ilang beses na kami pumunta sa ospital para magpa-check up at magpaano. Itong huli niya na inatake na naman siya, diyan siya sa malaking ospital na to, dinala ng namin. Pero sa awa ng Diyos, na ICU siya, nakalabas. Pero sa awa ng Diyos, nililigawan siya ng doktor na pa-opera na yung kanyang puso, sa puso rin. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, kung siya ay kukunin din ni Lord, nakahanda na kami. Kasi nakailan atake na siya sa puso, hindi namin pina-opera ang kanyang puso. Open heart yun. Kaya sa awa ng Diyos, siya ang nagdadrive sa amin pag-atin namin sa El Shaddai. Praise the Lord. Ahaba pang buhay niya, sis. Anniversary, siya ang driver ko. Kaya nagpapasalamat ako kay El Shaddai. Amen. Na sabi niya, God is so good all Amen. The time sa mister ko. Papasalamat ako. Isa pa, papasalamat ako. 5 anak ko, pero lahat sila nakatapos na. Amen. Tapos na. Yung bunso ko, tapos na rin ng electrical engineer. Ang naririnig ko lang sa kanya, mahirap daw ang board, ang board. Sabi ko, hindi ako nagsasalita sa kanila. Ang sabi ko na lang, iaano natin kay El Shaddai, ibang nalangin. Kaya, sa mga kasama kong mga umaatin sa El Shaddai, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit ba tayo nagkakasamaan ng loob, at least nandyan tayo, nagsama-sama tayo. Sa gitna ng pandemic, kasama ko sila sa hirap at ginhawa. Kaya sa mga anak ko, maraming salamat. At lalo na sa punong lingkod natin, na ang totoo ang sinabi niya, magbigay ka ng tithes, yung ikapo, kasi nagbigay ako ng ikapo sa kanya. Amen. Hanggang ngayon, di pa nauubo, tumutubo pa nga. Tignan nyo ang mister ko, nandiyan pa, at ang mga anak ko. Salamat sa Diyos at sa lahat na mga biyayang binigay niya sa aming pamilya. At sa mga kasama ko, maraming salamat. To God, to the glory. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan, napakalaga nun, Sister Dulce. Oo. May takdang panahon no, at oras ang lahat ng bagay. Oo. Kaya nga, hindi pa niya oras. Amen. Kaya, ayan, ginagamit pa rin siya ng Panginoon para mag-drive no, dun sa kanyang family, papunta sa gawain. At saka napaganda nung sinabi niya, yung pagbibigay ng ikapo. Ano? Kasi po yung tithing, yan po ay covenant. Ano? Pag tayo ay nag-member ng prayer partners, may pinipirmahan tayong application dyan. Covenant partner ang tawag doon. So, ibig sabihin, nakipagkasundo ka sa Panginoon na ibibigay mo yung bagay na yon para sa ikalalago ng ministeryo ng Diyos, Sister Dulce. Oo. Hindi lamang ikalalago ng ministeryo, kundi ikaw mismo palalaguin ng Panginoon. Sabi nga, ay kung hindi ko buksan ang durugawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala, yes, at hindi ko na kayo padadalhan na anumang salo sa inyong ubasan. Ayon. Amen. Malakay chapter 3 verse 10. At pinakauli nating magpapatutuo mula po sa Alabang, Muntinlupa City. Pakinggan natin si Sister Helen Entereso. Ayon. Magandang umaga po sa inyo, sa mapagpalang umaga kay Yahweh Shaddai, kay Brother Mike, Sister Belen. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh Shaddai sapagkat sinabuhay ko po yung mga salita niya na kapag nagpatawad tayo, lahat ng mga karamdaman natin ay siya po ang magpapagaling. Simula po na nakapagpatawad po ako, lahat na nakasugat sa puso ko. Pagkagaling ko po dito sa gawain ni El Shaddai, hindi na po ako umaabsent. Yung ooperahan po yung mayoma kong malaki, natatakot po ako magpa-opera. Sabi ko kay Yahweh El Shaddai, siya po yung mag-opera. Salamat kay Yahweh Shaddai, pag-uwi ko po galing gawain noong nakaraang Sabado, marami pong dugo lumabas po sa akin.
At nung nagpa-check up po ako, sabi po ng doktor, hindi na po ako ooperahan. Purihin po si Yahweh El Shaddai. Nakatipid na po ako sa gastos. Pinagaling pa ako ni Yahweh El Shaddai. At yung check-in po na hinihintay ko, pinagkaloob na rin po ni Yahweh El Shaddai. At yung hiniling ko kay Yahweh El Shaddai ngayon na makaakay ng kaluluwa, answered prayer din po ako. To God be the glory po. Amen. Glory to God. So, answered prayer. Mm-hmm. Anong masasabi mo doon? Wala na. Wala okay. Akong masabi. So, malatili tayong napakahalaga sa atin bilang Kristiyano, yung tayo po ay marunong manalangin. Ano? Sabi nga ng isang nabasa ko, kapag ikaw ay hindi marunong manalangin, hindi ka Kristiyano. At magpatawad. No? Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay laging nakikipag-usap sa Diyos. Yes. And that is prayer. Yan. Weapon natin yan. Okay. So, muli po tayo tumayo, mga kapatid. Lahat po ng tatayo ay dagdag na bunos kay Lord. Sabay palakpak at sabay sigaw. Nagpapuri sa Panginoon. Sabay-sabay. Praise the Lord. Ang masasabi ko po, natunay nga po tapat ang ating Panginoon doon sa isang sister na sabi niya nagbigay siya ng covenant sa ating Panginoon at sabi niya silang pamilya, buong pamilya ay handa na kung kailan kuhanin ang kanilang tatay o kanyang brother husband dahil nakailang beses nang gustong operahan yung kanyang heart pero nagtiwala sila sa Panginoon. Dinugtungan pa, mayroon pang extension ng buhay kasi yung kanyang brother husband ay naging instrumento sa kanila para magmamaneho ng sasakyan papunta ng gawain. So, alam ko lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, siya po ay bibigyan pa ni Lord ng mahaba pang buhay para patuloy na makapaglingkod at maakaakay pa ng maraming kaluluwa. At doon naman sa isang sister, nasabi niya, nagpatawad siya sa mga nagkasala sa kanya, pinatawad niya, kaya hindi natuloy yung operasyon niya sa kanyang mayuma ba yun? Basta mayroon siyang sakit, pero yun, nagpatawad siya. Kaya malaking tulong talaga, malaking tulong po talaga ang ating mga sakramento sa ating Santa Iglesia dahil yung confession, di ba? Punta ka ng confession, mingi ka ng tawad kay Lord, and then patawarin mo rin yung mga nagkasala sa iyo minsan kasi kahit hindi may time po na hindi natin alam mayroong taong nagagalit sa atin nang walang kadahilanan. Alam po ninyo ayun ano yun eh yun yung tawag nito yung hindi natin kapanig sa espiritu na minsan parang na katulad ng sinabi ng isang disciple na pakinggan ko na kapag dala mo ang liwanag ni Kristo, nasisilawan yung wala pa sa liwanag. Kaya kahit wala kang ginawang masama, magugulat na lang po kayo dahil parang bakit ito nagagalit sa akin. Na-experience ko po yan kasi wala namang kadahilanan na hindi kami nag-uusap tapos bigla na lang akong tinanggal doon sa kanyang contact list ba yun yung binlock na hindi mo na siya ma-senda ng mga sa gawain tapos nag-leave out sa ating grupo. So, yun kataka-taka pero naalala ko, pagka ganun, ipag-pray na lang po natin sa Diyos. Dahil alam po natin na hindi naman tayo nakagawa ng masama sa Kanya pero bigla siya nagalit. Siguro, sabi ng disciple is, ng talk ng disciple na kinapakinggan noon is kapag dala mo ang liwanag ni Kristo, yung wala pa sa liwanag, nasisilawan. So, ang gagawin po natin, ipag-pray na lang po natin. Kaya, sa Diyos ang parangal papurit, pagsamba. Amen, amen. Salamat po. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng nanonood at nakikinig sa ating mga inspiring vlog in Jesus' name. Ginawa ko po ito para ma-inspired po kasi dito po ako sa
mga patotoo, unang inakay ng ating Panginoon. Dahil noon po ay punong-puno po ako ng problema, walang direksyon sa ang aking buhay, para akong lumakad sa dilim, at napapadpad kung saan ang hangin, di ba? So talagang pakiramdam ko is walang saysay ang buhay ko. So balit sa grasya ng ating Panginoon, may sinugo siyang anghel, isang kasamahan ko po sa trabaho sa EFSA, Tansa, Cavite, kasi nagtrabaho po ako noon sa EFSA. It was 1993 until 1995. So 1994, yan, may nag-akay po sa akin sa gawain niya, El Shaddai. Kaya simula po noon, talagang blessed na blessed po ako pag nakikinig sa mga patotoo. Kaya ito po ang ginawa ko ngayon kung paano ako pinagpala ng ating Panginoon. Gusto ko rin po maging pagpapala in this simple way na pagre-record ng mga buhay ng patotoo for the glory of God. Na nawa, Lord, ang dalangin ko lahat ng mga nakapanood nitong ating mga inspiring vlog. Tugunin mo po, Lord, ang kalama kahilingan. 1+1=3. Power, power, power. Amen, amen.